Sige, mag-ingat ka. Huwag ka na lalabas para hindi ka nadudulas. Ha? Para hindi ka nadudulas, ha? Huwag ka na lalabas, ha? Dito ka lang, ha? Dito lang ako. Dito ka lang, ha? Okay, bait si Lola. Sige, Lola, mauna na kami, ha? Opo, maraming salamat. Thank you rin, Lola. Ha, Lola? Ay, na ito po. Nay? 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 Gusto ko makita. Ayan po. Wala po patatagalan at para nagpasok po. Mamaya-maya po ilalabas ko po dito. Hello mga kalorni, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome back to our channel. Ito po ang inyong abang lingkod, Lorny TV. At ito ang inyong abang lingkod, Red Aveno. Sa mapagpalang tanghali, mapagpalang gabi sa ating lahat. Sa mantayang sulok ng mundo naroroon, God bless po sa lahat. Okay guys, alright. Medyo malungkot po yung ating reaction video ngayon. No? Bibigay lang po natin ng konting update no sa nangyayari po kay Lola Damiana. Napakalungkot man pong isipin, no guys, nakakabagbag ng damdamin, masakit po sa aking puso ito. Pero, ganun pa man guys, bago po natin simulan at bigyan natin ng update tong sitwasyon ni Lola Damiana, syempre sa mga hindi pa po muna nakasubscribe sa ating channel, paki-subscribe po, ito, paki-click po, Lorny TV, at syempre, channel po ni Red Noveno. Siyempre, sa mga hindi pa rin po nakasubscribe, kaya Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, Kalinga Prab at Pauline Tail. Pauline Tail po. Pakisubscribe po. Siyempre, tuloy-tuloy na po natin to na napakalungkot po ng balita. Napanood po namin tong vlog po ni Kuya Raymundo, no? Kasi yung kanina, no, may nag-forward sa'yo yung link. May nag-forward sa akin ang link pagkagising namin. So, So, pinuntahan po namin yung link na yon at yun po ay dumirekta po sa live po ni Kuya Raymundo no, na nag-a-update po siya ng sitwasyon po ni Lola Damiana. At syempre, no, mga kalorni, mga kalingap, nung napanood ko po ito, eh, talagang nabagbag po na gusto yung damdamin ko kasi nga po, sa totoo lang po, si Lola Damiana po ay naging parte na po ng ating buhay, no, ng ating pang-araw-araw na buhay kasi si Kuya Bal Santos Matubang po eh nakilala ko no at napakalungkot po talaga nitong balita po na to no para sa atin lahat kasi syempre si Lola Damiana po ay napamahal na sa atin bilang isang magulang at lola na natin ang kinapulutan natin ng maraming salita ng word of the day at sana dasal natin ano na bigyan pa siya ng isang mahabang panahon pa para mapalapsap padama natin o mapalasap at nang mabigyan din ng time yung mga anak niya paano mapalasap sa kanya ang pagmamahal ng anak. So, ito guys, ang masasabi na lang po natin ngayon, sana kahit pa paano no, maibsan yung hirap ni Lola Damiana kasi mamaya ipapanood po natin yung video ni Kuya Raymundo doon sa live niya na talagang hirap na hirap kasi Lola Damiana. Sana po, wish lang po natin to, no, na may, kung may nakakarinig po sa atin, na mapagbigyan po itong ating kahilingan, na sana may mag-provide po kay Lola doon sa panganiban ng kahit oxygen po, no? Baka may gusto mag-pairam po. Oo. Yan or... po ay pwede naman sa bahay yan, tapos may medical assistance ng barangay na siyang maglalagyan ng oxygen. Opo, siguro kung sa nasasakupan po itong area na to sa health center po nila, no? O kung sino man po yung pwedeng mag-provide po, no? Kahit oxygen lang po para at least kahit papano po eh, yung paghinga po ni Lola ay maibsan po, no? Yung hirap ng paghinga niya. Kasi malaking tulong po yon yung oxygen na pwedeng ilagay dito sa ilong ni Lola Damiana o sa bibig po yung ganun o yung dito po, no? Malaki po yung maitutulong po nito. So, ngayon po guys, panoorin po natin itong live po ni Kuya Raymundo kaninang umaga po ito. So, dito po natin makikita si Lola Damiana kung gano'n po kahirap na hirap na po huminga, no? So, panoorin lang po natin sandali para may idea po tayo kung gano'n na po nahihirapan talaga si Lola Damiana. Nay. Nay. Nay.
makita. Ayan po. Matatagalan na po. Para nagpasok po. May po ilalabas ko po dito. So yun po, sabi ni Kuya Raymundo, no, parang ayaw niya na rin patagalin yung pagkuha niya kasi may nag-request lang yata no, na gustong makita si Lola Damiana. So nakita po natin dito kung gano'n po talaga kahirap na humingan si Lola Damiana no, na talagang yung full mouth niya talaga is naka-open wide na talaga kasi nga hirap na siya huminga. Nag-abol siya ng hangin. Oo, so sana po suggestion lang po kung pwede lagyan ng oxygen, no? At saka sana naka-elevate po yung ulo ni Lola, no? Kasi parang nakapantay lang doon sa katawan. Paki sa mga apo, sa mga anak. Lagyan nyo po ng kalso. Paki-elevate po yung ulo. Yung position ni Lola para medyo pa-sandal na gano'n. Noon, medyo nakataas yung part ng ulo. Para lumuwag yung paghinga niya. So, guys, ito napakalungkot po talagang balita nito sa atin, lalo na sa mga nagmamahal po kay Lola Damiana, no? Na yun nga po, na hindi naman po lingid sa kalaman na ito po ay ating naging pambansang lola na po ito natin. Si Lola Damiana na kasama po natin sa araw-araw po no, na ating pamumuhay. Inaabangan po talaga natin yung upload ni Kuya Bal. No, para... Tsaka dyan natin nakilala si Kuya Bal. Oo, yan. Dyan po namin nakilala si Kuya Bal. Nung napanood ko po yung video ni Lola Damiana, ay talagang naging avid follower na po ako ni Kuya Bal. Araw-araw ko pong inaabangan ang update kay Lola Damiana. At dyan din po kami nakilala ni Kuya Bal sa pamamagitan po ni Lola Damiana. Kasi po, nung si Kuya Bal po ay nag-announce ng pa-contest po ng reaction video. Ang ginawa po namin ni Katropang Red na subject po para sa aming reaction video ay yung kay Lola Damiana. So, nung nag-entry po kami do sa pa-contest ni Kuya Bal, doon din po kami na-recognize ni Kuya Bal. At doon din po tayo naging, kumbaga, umpisa ng journey natin, no, na maging Kalinga Partners. At naging Kuya Bal Santos, matubang defender din po kami ni Katropang Red. So talagang kay Lola Damiana po talaga kami nag-umpisa. Nang kami po ay pumasok sa team po ni Kuya Bal, no. So napakalaking kawalan po sa atin ito, no, kung tuluyan na nga pong magpapaalam sa atin si Lola Damiana. Na sana nga po eh pahintulutan pa rin po tayo nung nasa taas, no, yung collective prayers po natin, no. Napaka number one po yun. Oo, napaka ano po niyan. Tanging ang Panginoon lang ang may alam kung hanggang kailan at hanggang saan niya ibibigay ang pahiram na buhay kay Lola Damiana. Pero sa akin naman po, kung napagdesisyonan naman po nilang magkakapatid, no, ang sabi nga po, 'di ba? Sila naman po talaga yung may ano diyan, may kumbaga ay may karapatan na magdesisyon lalo na especially sa mga anak. Kung ano naman po yung mapagdesisyonan po nung dalawang magkapatid na sila po ay bilang anak ni Lola Damiana ay igagalang naman po natin 'yan, no. Dahil ang sabi nga naman po ni Kuya Raymundo ay hindi naman daw po nila pinababayaan si Lola Damiana, no. Ginagawa naman po ng paraan at marami din po na talagang gustong tumulong kay Lola, no. Meron po tayong kababayan na nasa ibang bansa na nagpatawag na rin po ng doktor online, no. At kung madadala nga daw po sa ospital si Lola Damiana ay may nag-pledge na rin po, no, ng pambayad sa ospital. So marami po, napakarami pong nagmamahal kay Lola Damiana na talaga pong 100% po na willing pong tumulong, no. Siguro nga po dahil sa sobrang pagmamahal nila kay Lola Damiana eh gusto pa po nilang maduktungan tong buhay ni Lola Damiana. Pero nasa sa pamilya na nga po yan, kung ano po yung magiging desisyon po nila eh igagalang po natin yan. Bilang sila po naman eh anak ni Lola Damiana, no. Ang sa atin lang eh gusto lang din natin ipahatid sa kanila yung ating pagmamahal kay Lola Damiana. Na kahit sa pamamagitan po ng pagdadasal eh makapagbigay po tayo ng tulong, no, na sana pagdasal po natin lahat na kahit papano po ay maibsan po yung paghihirap po ngayon ni Lola Damiana. At kung gugustuhin pa rin po ng nasa taas, maduktungan pa rin po yung buhay ni Lola Damiana, eh sana nga po ay maduktungan. Nasa sa kanya po yun, no? Decision po yun ng ating medika sa atin, no? Kung hanggang kailan po si Lola Damiana. So siguro po sa ngayon, ang tabayanan po natin, yung magiging update pa po nila Kuya Raymundo at nila Kuya Bernie bilang sila naman po yung nandun sa tabi ngayon ni Lola Damiana. At sana po nga, no, kahit papano po ay
maibsan po yung kanilang paghihirap dahil bilang sila po ay mga anak eh, alam naman din po natin yung nararamdaman natin. Mas nila. Mas sigit po silang nasasaktan. Oo, nasasaktan mga... sila. Oo, nasasaktan din sila. No? Ibang taong nagmamahal kayo. Kasi sila mas sigit po yung mga anak. No. Sila po ang tunay na nakakaramdam ng sakit sa nangyayari kay Lola Damay. Kasi yan po ay kanilang ina, no? At napakahirap po nung makita nyo po yung inyong ina ay naghihirap po, no? So, yun din po, supportahan din po natin sila ng siguro po, anong panalangin din po na sana po ay lakasan po nila ang loob nila, no? Si Kuya Bernie at si Kuya Raymundo. Hanggang doon na lang po siguro, napakalungkot po nitong balitang to at sa lahat po ng nagmamahal kay Lola Damiana, magkaisa po tayong lahat na magmanalangin po. Hanggang doon na lang po tayo, guys. At tuloy-tuloy lang po ang ating pag-aantabay sa mga development po tungkol kay Lola Damiana. Kaya muli po, ito po ang inyong abang lingkod, Lorny TV. At ito ang inyong abang lingkod, Red Noveno. Lagi nagsasabi sa huli ng ating video. Spread love po. And God bless you all. God bless. And peace pagdasal po natin si Lola Damiana. Peace. Peace.